oxygen para po sa puto. Meron po tayo dito na 240 ml o 1 cup na flour, all-purpose flour. Meron po tayong 1 half cup na sugar, white sugar po. At meron po tayong 1/3 na powder milk, any powder milk. Meron din po tayong baking powder, ang vanilla, at ang egg, at ang water. Kaya umpisa na po natin, gumawa na natin ng puto, at mamaya po ipapakita ko po ang another ingredient para po sa topping ng ating puto pizza. Yan, unahin natin po ang flour, sugar, milk powder, baking powder, at imix lang po natin lahat ng ingredients. Yan, mix lang po natin ang ating dry ingredients. Ngayon po mga mami, kung gusto nyo i-doble ang ating paggawa ng puto, doble ingredients lang po. Yan, pagkahalo ng ating lahat ng ingredients, at ilalagay na po natin yung itlog. At ang water. Kung kulang po ang water, pwede po nyo pong lagyan. And mix lang po natin. Ayan, tuloy-tuloy lang po natin. Hanggang makuha natin yung makinis na texture. At maglalagay na rin po tayo ng vanilla. 1 teaspoon lang po yun. Yan, tuloy-tuloy lang po natin haluin. At ngayon po ay magpakulo na po kayo ng tubig habang ginagawa niyo po itong ingredients na to. Yan, okay na po. At ito yung lalagay na natin sa ating molde. Yan, ito na po yung molde na ilalagyan po natin ng puto. I-grease nyo lang po ng cooking oil o butter. Nasa inyo po yan. Yan. Yan, tuloy-tuloy lang po natin pag-grease ng ating molde. Yan po, nalagyan ko na po. Apat lang po na ilagay ko dito. Kasi wala pa po kong steamer na medyo malaki. Kaya ito lang muna. Yan, at mamaya po, lalagyan na po natin ito ng laman habang tayo nagpapakulo ng ating mainit na tubig. Ito naman po ang ating toppings para sa pizza. Optional ko lang po itong pineapple. Kung gusto nyo, huwag nyo lagyan ang pineapple na na-chunk. Nasa inyo po yan. At itong ham. At ang onion. Ang gamit ko pong pang lagay sa kulay doon sa ibabaw ay ketchup lang po. Kaya po yan, bago po natin, lalagyan po na natin muna ang ating molde. Pag nalagyan po natin, ilalagay natin ito lahat ng toppings. Mix cheese po yan, nakalimutan ko lang po ilagay. Ang kasama po yan sa ingredients na, bali 5 ingredients po para sa toppings. Yan, ito na po yung texture. Kailangan po hindi siya malabnaw, medyo okay lang po malapot. Yan, pinarest ko lang po siya ng 10 minutes. Ngayon, bago niyo po siya ilagay sa isang molde, ang gagawin niyo po na muna ay ito, eluin niyo muna ang hinuha niyong puto, at saka po kayo maglalagay dito sa ating molde. Ngayon, maglalagay na po tayo. Yan. Huwag natin pong punuin. Ang gamit po rito yung 1/4 na pantakalan, pero hindi ko pinuno. Yan, tuloy-tuloy lang po natin ang ating paglalagay ng ating puto sa molde. Yan, nalagyan ko na po. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng ating toppings. Ang uunahin po natin ang yung ham.
Ayan. Kailangan po, mga mamsi, manipis lang po ang paggawa kasi baka lumubog. Ayan, lagay natin ng tapos, ilagay natin itong sibuyas. Nasa inyo po yan kung lalagay nyo hindi. Ayan, lagay natin. Medyo maliliit lang. At ang pineapple chunk. At saka ilalagay na natin yung ating yung ketchup. Yan, lalagay po natin. Ganyan nyo lang siya sa ibabaw. Yan. Yan, okay na po. At ating isasalang na natin sa ating kalan na kumukulo. Ayan po, kumukulo na. Ilalagay na natin yung steam. I-steam na natin to ng 10 minutes po. Low heat lang po, mga mamsi, ha? Tatakpan po natin siya ng malinis na cloth at para hindi po siya magkaroon ng moisture sa ibabaw. Tuluan ba ng tubig? Kasi huwag natin matuluan kasi papangit po yung... Ayan na po. At lagyan po na natin ng cheese. Yan. Hinuli ko lang po yung cheese para kasi mabilis po siyang matunaw. Magkakaroon po ng mabilis pagka moisture. Yan. Ito na po yung ating puto pizza. Yan, mga mami. I-try nyo na itong puto pizza. Pwede itong pang-snack sa ating mga pamilya. At pwede rin yung negosyo sa mga gustong magnegosyo. I-try nyo ito, mga mami. Kaya ngayon, titikman na natin po ang ating puto pizza. Yan. Try po na natin. Napaka lambot. Yan. Tingnan nyo po. Diba? Yan. Titikman na po natin. Yummy, mga mami. Nagahalo po ang tamis at ang alat. At hindi mo malaman na ito isang ordinaryong puto lang. Dahil meron po tayo nilagay ng mga toppings sa ibabaw. Kaya mga mami, try nyo na po ito ang itong puto pizza. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, huwag nyo kalimutan JoDM channel. Pindutin lang ang notification bell. At para update kayo sa aking mga video, bye! See you another upload! Baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pindutin mo lang ang notification bell para update ka sa aking mga video.